Makakausap naman po natin via Zoom si Attorney Maria Cristina Conti ng National Union of People's Lawyer. Attorney Maria, good morning po. Magandang umaga po. Opo, Robert Mano sa programa po ni Kabayang Noli. Magandang umaga, Robert. Para bigyan lamang po natin ng background there, Attorney Maria, no? Yung ating mga... Cristina na lang po. Mas gusto mo ang Cristina, Attorney. Sige. Opo. Attorney Cristina, pag-usapan lang po natin konting background there. Itong naging desisyon po ng Korte Suprema sapagkat kinatigan po niya yung desisyon po na magbibigay ng protection order pabor sa namatay, pabor po sa asawa nung namatay na drug suspect dyan po sa Antipolo. Tama po ba ito, Ms. Cristina? Opo, nakita ko lang din po ito sa balita. Ilinaw ko po na hindi po ako ang abogado nila. Mm-hmm. Pero sa inilabas po ng mga desisyon at saka mga publication, announcement nitong Supreme Court, nakalagay naman yung kung ano yung nilalaman ng desisyon. Kung babalikan ko lang, bandang 2017, una yatang nagsampa itong si Mrs. Gonzalez kasi nga pinatay ang kanyang asawa at mm-hmm. palagay niya, under threat siya. Mm-hmm. Sa, ito po ang importante sa writ of amparo, under threat siya o may banta lab, na galing sa police o state agent. Mm-hmm. Kaya at yung pakiramdam po niya na may banta or threat sa kanya galing sa state agent, ay kinatigan ng Korte Suprema base dun sa desisyon. Tama po, Attorney? Opo. Kung gano'n ang takto no, o takbo ng desisyon, talagang naniwala sa kanya yung Korte at sinasabi na kailangan protektahan siya laban dito sa mga pulis na ito. Opo. Attorney, kapag ganito, itong writ of amparo pinagbigyan at sinabing kailangan protektahan, ano po yung measure, security measures na immediately makukuha po ni Ma'am Cristina dito? Dahil tandaan natin, ito po ay korte na nagbibigay po ng protection measure. Sa totoo, ang hawak po niya ay papel na may kautusan na pwede po magkaroon ng... Sa pagkakalala ko, meron kasing parang temporary protection order. Ibig sabihin, or restraining order ang sinasabi... Parang katulad nung TRO na hindi ka pwedeng lumapit sa akin. Okay. Nung una, nung nag-grant siya ng writ of amparo, mukhang ginrant na siya na hindi mo siya maaring lapitan nung mga kinasuhan niyang pulis, one kilometer. Mm-hmm. Isang kilometro mula sa kanyang workplace o kaya sa pinagtatrabahuhan ng pamilya ng mga niya, pati sa bahay niya sa Antipolo City, hindi siya pwedeng lapitan nung respondents. Ilinaw ko lang na yung respondents ay kung sino yung pulis na kinasuhan niya. Mm-hmm. At hindi ibig sabihin na lahat ng pulis ay hindi siya pwedeng lapitan. Mm-mm-mm-mm. Kaya sa ganito, yung protection niya ay kumbaga ay sa papel lamang. Mm-hmm. Although, of course, maari din kasi sa isang writ of amparo, gusto ko lang magpalawig, hindi na ito sa kaso mismo ni Cristina, no? Posibleng pwede pang gamitin dun sa iba. Meron pong tinatawag na production order. Kung sakasakaling alam nyo na nasa pulis pa yung pong taong hinahanap, pwede pong i-produce, hanapin. Pwede rin pong magkaroon ng inspection order. Pwedeng kayo ang pupunta sa mga kung saan lugar na sinasabi na nandoon. Helpful sana ito dun sa secret jails. Yung parang may tinatagong mga tao. Mm-hmm. So dito sa kaso ni Cristina, nagiging katulong natin itong maintindihan kung ano yung writ of amparo at ano pang pwedeng gawin kahit na korte lang ang nag-issue. Pwede niyang orderan ng mga pulis. Kung kunyari lumabag ang mga pulis, maaari niyang i-cite in contempt yung mga pulis. Mm-hmm. So kung susumahin natin, Attorney Conti, di ba, itong si Ma'am Cristina Gonzalez, na aresto sila at base dun sa investigation ay pinipilit pa rin silang magbenta ng illegal drugs and then napatay sa bypass operation yung kanyang asawa at siya, pakiramdam niya ay may banta pa rin sa kanyang buhay nung ilang particular na pulis. Kaya ito yung ifinile niya sa korte. Ito yung hiniling niya na proteksyon sa Korte Suprema na napagbigyan. Oo, actually, ang mukhang nadadama ko dito, nararamdaman niya siya ang susunod na papatayin. Mm-hmm. Ang writ of amparo kasi protection against life, liberty, and security. So, mm-hmm. nung nagaganip kang mapatay, makulong ulit, o makulong, o kaya kung anong mangyari sa'yo na threat sa iyong security. Opo. Ibig sabihin, Attorney, itong naging
sabihin na nating tagumpay, quote-unquote, ni Madam Cristina, ni Ma'am Cristina Gonzales, ay pupwede rin gawin nung iba nating mga kababayan na nagsasabi na ganito rin yung naranasan nila at ganito rin at takot sila hanggang ngayon, nagtatago sila hanggang ngayon na baka sila naman yung isunod. Yun na nga po. Ang rito pamparo po ay pwede sa kahit sino na kumbaga natatakot o talagang may banta na sila ay mapapatay, mawawala, ang tawag namin dito, desaparecido, enforced disappearance, na merong partisipasyon ng Estado. Kaya nakakatakot yun kasi hindi siya simpleng may papatay sa'yo na hindi mo kilala. Ito, malinaw na may state participation, kaya pwedeng pumasok yung tinatawag nating impunity o kaya hindi mapaparusahan. Kasi kayang itago ng Estado kung ano yung krimen na ginawa ng state agents o kaya kahit sabihin na natin private agents pero nasa poder, back up ng Estado. Attorney, kung may mga kahalintulad po na kaso kay Ma'am Cristina at napapanood, napapakinggan po yung ating usapan ngayon at nais lumapit o magpatulong sa inyo, sa National Union of People's Lawyer, ano po yung pwede nilang gawin at ano ba dapat yung dapat nilang ihanda para po umabante yung kanilang kaso at mabigyan din sila ng protection eventually? Una po, imumungkay ko na sumali muna sila o makipag-ugnayan sa Rise Up for Life and for Rights. Ito po ay asosasyon po ng mga biktima ng war on drugs. At dito po nila malalaman kung paano ang galawan. Kasi una sa lahat, ang problema natin ay yung physical security. Baka naman pupunta tayong korte, maya-maya doon tayo pa mas mapahamak dahil magiging public ito, no? Kung ano man at haharapin mo kasi kung sino yung tao. Kung ano man, kailangan pong malaman una, sino in particular ang mga tao na dapat kasuhan o dapat hinga ng protection order. Kung itong tinatawag na respondents. So, ang police o kaya ang unit na kinatatakutan nyo, police o militar. Ang susunod po ay kailangan makakuha po ng ebidensya ng threat. Ito pong banta o kung ano mang ikinatatakot nyo. Pwede po itong papel, posibleng ito po ay yung drug watch list. Kung nakuha nyo po ito, nandun ang pangalan nyo at palagay nyo, mamamatay kayo. Ang tingin ko, yung may konsepto kasi na kapag nasa watch list ka o kaya nasa kung anumang papel na hawak ng mga pulis, ikaw na ang susunod. Kung kaya nyo pong pruwebahan yung pattern na ito, nasabihin, 23 ang nasa drug list, 20 patay na. Baka maaaring rin pong maniwala ang Supreme Court sa atin o kaya kahit anong korte. Ang ebidensya pong kailangan dito ay tinatawag na substantial evidence lamang. Kumbaga, parang kapanipaniwala, hindi naman kailangan. Hindi po naman kasi criminal or civil case itong kaso. Walang makukulong matapos ng writ of amparo. Wala rin namang magbabayad. Ito lang ay talagang special remedy for immediate protection. And then, kapag nalaman na po nila... Kapag nabuo ito, so, sino ang may kasalanan at ano ang kasalanan nila or ano ang banta nila, kapag nabuo ito, ang tawag case building, ano, maaari na pong ilapit sa abogado. Pero ibalik ko lang sa nabanggit ko kanina, talagang pinaka-importante dito yung physical security. Kaya yun ang unang ikailangang ayusin, no? Ang hirap pumunta sa korte ng palingalinga ka at pinimo, doon ka pa matitira o doon ka pa mahahabol ng mga pulis. Tandaan po natin, haharap tayo dito sa mga korte laban doon sa mga sinasabi natin, kinatatakutan natin. Ayun. Attorney Maria Cristina Conti, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga tulong pa rin po na maibibigay ninyo sa ating mga kababayan. Thank you, Attorney. Salamat rin.